Kaibigan po yan? Civilian, bodyguard ni Mayor. Okay, may PTC. Mayor ba PTC siya para sa bayan? Eh, dapat kasuhan yung polis. Oo, sigurado yung polis dito na bayaran. And anong hawak na dokumento, Mayor, anong hawak na dokumento itong tao ninyo na siya ay, bukod sa, of course, yung barangay sa polis. So ito ba yung naka-MO? Binigyan ng MO ng polis para mabitbit niya yung baril na yan, Mayor, sir? Sir, hindi ko po nakita yung nadala niya po noon, sir. Hindi po siya nakasabay lang po sila siguro na concert. Umakyat po. Munisipyo yan, di ba? Opo, sir. Mayor, munisipyo. Opo, sir. Siyempre, Mayor. Nasa labas po kasi sila, sir. Nasa labas ng office po. Alam mo naman, yung mga tao nakapaligid sa'yo, kung ano mga armas nila, dapat alam mo yun, you should know. Opo, sir. Di ba? So, in this case, hindi naman siguro magbibigay ang chipo, sino po nabigay, chipo police? Issue po dun sa police po na naka-secure. Kaya nga po, I will not believe na yung police magpapahiram ng baril ng PNP sa bodyguard mo kung walang blessing from you, kung walang tawag from you, kung walang request from you. Kasi why would a policeman, an ordinary policeman, or even a chief of police, would grant him the privilege of carrying a long firearm, which is a property of the PNP, kung siya mismo lang nag-decide, ito ay may blessing sa inyo po, Mayor, sir? Hindi po, sir. Hindi ko po alam yun, sir. Sir, hindi maniniwala ako, again, many times na ako nakakahalata rito, na may mga tahasang pagsisinungaling, in my opinion, na ang isang police, anong rango ng police nagbigay ng baril? SPO3. Ano pong katukulan ng SPO3? At anong position po ng SPO3? Sigurado, Mayor. Okay, so si SPO3 lang ang nagbigay ng long firearms dito. Maski na. No, maski na pahawak, hindi dapat ipapahawak yan. I don't believe that. See, meron pahawak sa CR. Baka mamaya sabihin, nagmerienda lang. O, di ba? Ikaw naniwala ka? Hipi ka? Naniwala ka ganun? Pinahawak lang? Ha? Di ba, baril ko, asawa ko? Ha? Baril ko, asawa ko? Hindi yan pwede hawakan ng iba. Magsisilos ako. Kapag hawakan niya ng iba. Yan pa, ang yabang pa niya pumurma, oh. Ha, naka-tactical sling pa yung kanyang M16. Naniwala ka sa explanation niya? Yun po yung sabi niya, Your Honor, si SPO3 Collado, sir. Mr. Chairman? Yes, but... Kailan kayo nag-usap ni Collado? Ngayon lang? Dati na po yan, sir. Pinalabas din yan na picture, sir. Kaya... Nagamit na pala issue yan before. Yes, sir. Yan ang explanation, sir. Yes. Okay. Pero still, Mr. Chair, yung palusot na yan kasi mag-CR lang, kaya pinabitbit muna sa kasamahan. That is bullshit. I'm sorry for the word. That is kalokohan. Yan talaga ang issue na baril sa taong yan. Kasi malaki mama siya at yung baril bagay para sa kanya. Yun yung iniisip ng kanilang chief security. At sino chief security? Yung nga si police master sergeant. Na tama rin po kayong sinasabi niyo po, Mr. Chair, yun naman talaga ang lingway sa mga police. Baril mo, asawa mo. You will never ever leave your gun just anywhere. At you will not leave your gun, you will not leave your house without it. And much more, you entrust your gun to someone other than yourself. Eh, kasi, in this case, i-entrust niya. Yung baril niya, tapos police pa siya. I don't think na entrust ang nangyari dito. Talagang binigyan ng baril ito kasi yun talagang patakaran. Lahat ng bodyguard ni Mayor, dapat may mga long firearms. So yung pong police, Master Sergeant, nakasuhan na, Mr. Chair? Nakasuhan na ba ito? Yung Master Sergeant, nakasuhan? Wala. Hindi pa. Hindi. So, nandito pa siya ngayon? That matter, next hearing. Isama nyo. Ha? Next hearing. Kumsik, you take note of the name of that police na may-ari ng baril nito. Collado. Oh. Isama nyo dito. Sir, excuse me, sir. Sir, bago, yes. Your Honor. Yeah, go ahead. Actually po, yung report po na noon, sir, ni-report ko po yan kay General Rumbawa, sir. Tapos nung hindi ko na po mahintay na may action, kasi nagja-jogging po yung mga bodyguard na baril ni Brian, sir. Sa park, sir, nahuhulog pa nila yung baril nila, sir. Kaya lumapit po ako kay Hepe, sir. In fairness po kay Hepe, sir, in-actionan niya agad, sir. After 3 days, sir, tumigil na po sila. Wala na po silang dalang mga baril sa loob po ng munisipyo. Pero nakita po kami ni General Rumbawa, sir, mga 2 months ago, sir. Ni-report ko po sa kanya yan. Pero ang tagal, sir, ilang buwan po wala, ganun pa rin po sila kumaksyon, sir. Kaya nag-decide po ako, lumapit po ako kay Hepe. After that po, after na lumapit ako kay Hepe, after 3 days, sir, wala na po. Hindi na po sila nagdadala ng baril, nag-apply po sila ng LTAP. At least, no, alam mo, yung action ni Hepe, action na rin yun ng boss niya, na RD. Kanya, chain of command yan eh. Alam nga naman si RD pa mismo ang pupunta doon para disarmahan yung mga bodyguard ni Mayor. Itawagan lang yung chief of police, ikaw na mahala dyan. So, do not take offense kay General Rumbawa na hindi niya na-action agad. At least yung Hepe, yan na rin ang action na ng RD. Mr. Chair, yes, napakaganda din sinasabi niya. Paulit-ulit niya sinasabihan si General Rumbawa, walang aksyon. Pero nung magsabi siya rito kay Major, saka pala nagkakaroon ng aksyon. Okay, let's hear from General Rumbawa. Bakit, sir, actually, I admit that I met Mr. Royal Alameda in Santa Ana, Cagayan. That was about more than 2 months ago. And he also sent me the photograph of that guy carrying the firearm. And after that, sir, after I met him, I reported to my office in Pier 02. I conducted a conference for the Special Investigation Task Group relative to the killing of Vice Mayor Alameda. And then I instructed the Provincial Director of Cagayan to give directives to his chiefs of police to neutralize individuals carrying firearms, especially those who are not members of the PNP.
And I have made emphasis on the takedown, arrest, immediate arrest of these personalities who are reported to be bodyguards of Mayor Brian Chan. That I instructed them to, in case they see this person, these individuals carrying long firearms, they should be arrested outrightly. And I particularly directed the chief of the regional criminal investigation and detection group, Region 2, Colonel Mercurio, and the chief of the regional intelligence group, Police Colonel Jackie Candelario. And that includes all the chiefs of police of the Cagayan Provincial Police Office. I also specifically issued directives to all the provinces of Cagayan Valley, sir, the five provinces and one city, to do the same, to effect the arrest, the immediate arrest of people who are caught to be possessing or bearing firearms who are not that are not licensed. That was my instruction, sir. And of course, alam mo, yes, kahit license, kung wala siyang permit to carry firearms outside of residence, hindi pa rin pwede dala ng armas. At ang pag-carry ng firearms outside of residence, meron yang kaukulang conditions, di ba? Definitely. Hindi pwede ilagay dito sa hips, hindi ilagay sa bag. At I would like to take back my earlier statement na yung sinabi ko na pwede mag-bodyguard si Mayor kung may permit to carry firearms outside of residence yung kanyang mga bodyguard. I would like to take back that statement. Hindi pa rin po pwede. Dahil ang issue 1 sa PTC4 is for your own security, for your own safety, not for others, not for deployment or employment purposes. In that case, kung ang bodyguard ni Mayor merong PTC4, ginamit na niya yung PTC4 for employment purposes or deployment purposes. So, kahit na may PTC4, bawal pa rin kung magbabodyguard-bodyguard ka. Ang purpose ng armas na yon, for your personal safety, not for others na ma-deploy ka as a security guard or security personnel, security detail. Is that clear? Yes, sir. Sir, if that, yes, continue. If the information is true that one of the PNP members, yes, sir. You gave instructions to all your people, yes, sir, up and down, na stop na itong pagkikerry ng firearms nito mga bodyguards ni Mayor, civilian bodyguards particularly, right? Yes, sir. Now, yung instructions mo na yun, sinunod ba? Yes, kasi sir, ang sabi ni Mr. Alameda, ilang beses kanyang kinausap, walang action until na kinausap niya mismo itong si Major. So, dalawa lang kita ko dyan is either sinunod ka later on or wala nakarating, nakautosan kay Major at siya lang gumawa on his own, autopropio, na para linisin na yung pagdadala ng firearms ng mga civilians sa lugar. Am I reading it right, Mr. Alameda? Your Honor, once lang po, sir, pero matagal po, sir. Talagang in-emphasize ko po na yun yung problema, sir. Oh, once? Opo. Kasi lagi po kaming pumunta ng munisipyo, sir, kasi contractor din po ako, sir. Natatakot kami, sir, kasi lagi okay, po... Kaya nung sinabi niyo po kay Major, gaano katagal? Matagal po, sir, kasi meron yung siguro 1 month po, sir. Nakikita ko naman yung bodyguard na, sir, kasi pumunta kami ng park po, sir. May mga nalalaglag na palaglag po yung mga parin. When you informed General Romboa about that incident na kinakatakutan mo, after a month, paulit-ulit mo na kita na may mga baril pa rin sina ni Mayor. And then that's when you went to him. Yes, sir. Opo. Immediately after na makausap mo si Major Mukay, nawala na yung problema. Opo, sir. Naging pumupunta pa kami ng munisipyo, sir. Wala na pong mga, halos di mo na makita yung mga bodyguard niya doon, sir. So, Major Mukay, yung pag-action nyo doon sa request ni Mr. Alameda, was it because upon the instruction of General Romboa or dahil kayo po mismong umaksyon na doon sa request ni Mr. Alameda? Good afternoon, sir. Meron pong directive na binaba sa amin, sir, na tignan nga itong mga civilian, ano, sir, civilian bodyguards na nagdadala ng mga baril, sir. The directive came from? Oh. From regional officer. Okay, so bakit ang tagal? Okay, so meron talaga palang directive si General. So bakit it took you a month para i-execute yung directive? After receiving that directive. When did you receive it? When did you receive the copy of the directive? I-review ko po, sir, yung, ano, sir, yung memo na binaba sa amin, sir. Kasi kung matugman natin, Mr. Chair, sinasabi ni Mr. Alameda, one month, right? Yes, po, Your Honor. 30 days na nagsumbong siya kay General. Ang sinabi ni General, agad-agad, di ba? Nag-issue siya ng directive. At ipinasa niya po sa lahat, concerned, kasama na po kayo doon. So bakit pinabot pa ng isang buwan? Pagkatagal-tagal, meron ka na pala natanggap na directive from him, from the General. Yes, sir. After receiving that directive, sir, agad-agad po naming umaksyon, sir, na... No, you did not. Kasi kung umaksyon ka na agad-agad, hindi na kailangan pang puntahan ni Mr. Alameda. Tama, Mr. Alameda? Yes, po, sir. Oh. Kaya pinunta ni Mr. Alameda kasi after na pumunta siya kay General, 1 month na, wala pa rin action, nakikita pa rin niya paulit-ulit, may dalang baril ng mga bata ni Mayor, kaya kanya pinuntahan. Ngayon, ikaw pa nakuha ng credit. Para lumilitaw, dapat hindi ikaw bigyan ng credit, dapat si General. Kasi nag-issue pa siya ng direktiba. It just so happened, on time, yung direktiba yung issue niya, it just so happened, mabagal ka magpa-implement. Sa anong kadahilanan? Wala pong ganun na, ano, sir, ang sa amin, sir. No, sir, kasi dito lumalabas kang hero, kanina, na pinuli pa kita, pinuli ka ni ano, General Bato, Senator Bato. Hindi, ulitin ko, ha, nagsumbong siya kay General. Oh, more than a month ago, sabi ni General, agad-agad, nag-issue ng direktiba, pinakalat niya sa mga concern ng mga police. Okay? And I'm sure natanggap mo rin yun. Yes, sir. Ano mo sabihin sa akin na 1 month later mo natanggap yung direktiba? Hindi, ano, right? Hindi po, sir. Okay. How long was it since nagsumbong si Mr. Alameda kay General natanggap yung direktiba? Anong date?
I-review ko po yung ano sir, yung memo na binaba sa amin sir para. So, lumilitaw dito, it's either mabagal ka umaksyon doon sa direktiba ni General o talagang wala kang natanggap na direktiba. In this case, ikaw mismo nagsabi, may natanggap ang direktiba, pero mabagal ka umaksyon. So dapat hindi kanya bigyan ng credit kasi dito kanina sabi niya in fairness to, kumbaga parang pinuri ka pa. Bawi may pagpuri mo dito. Yes, very well, Honor. Di ba? Tama. Oo nga, kasi pinuri niya ito. Eh, parang lumilitaw na si General inutil. I'm just being fair here. Kasi binibira ko naman si General kanina. Marinig ko yung statement ni Mr. Alameda. Eh, yung pala, dapat hindi si General birahin ko. Dapat ikaw birahin ko rito. Dapat, Your Honor, Senator Tolpong, dapat ang birahin talaga dito is yung chief of police. Exactly. Dahil hindi na dapat si Ruel Alameda, hindi na dapat pupunta pa kay Arde na mag-complain na, sir, maraming armado doon na bodyguard si Mayor Juan Chan. Eh, dapat ang polis na lang, ang chief of police, nandun sa harapan ng munisipyo ito, katabi lang yung police station eh. Pero alam mo, kikita niya dapat huli na niya kagad. Pero alam mo, Senator Bato, Mr. Chair, in so many cases na naingkwento ko, the chief of police always is beholden to the mayor. Correct. Kasi ang chief of police na namimili, ang mayor namimili kung sino maging chief of police niya. That is another provision of law that we have to amend. Exactly. Yan po, gagawa ko ng batas ng kuljan. I'm talking to my legis group already. Yeah. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 0908-655-3757.